Up next, OBN News Prime Weekend. Ang pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, OBN Integrated News and Current Affairs, tapat sa pagbabalita, tapat sa paglilingkod. Magandang gabi, Pilipinas! Ngayon po ay isang putang sa buwan ng Agosto taong kasalukuyan. Ako po si Kirby Division at ito ang OBN News Prime Weekend. Bibisita sa Pilipinas si Australian Prime Minister. Narito na ang mga nagbabagang balita ngayong Sabado. Nakatakdang makipagkita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa kanyang pagbisita sa Pilipinas ngayong Setyembre. 4 na tao ang sugatan ng mahulog ang sinakyan nilang SUV sa 100 metrong bangin sa Santa Fe, Nueva Vizcaya. Isang lalaki ang nasaktan matapos tumalon sa rails ng Light Rail Transit Line 1 kaninang umaga. Itinanggi ng Malacanang ang panukalang ideklara ang Agosto 18 bilang special non-working holiday bilang pagunita sa pagpanaw ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Bakante pa rin ang 204,000 permanenteng posisyon sa mga ahensya ng gobyerno sa gitna ng 4.5% na unemployment rate sa bansa. Dalawang hinihinalang big-time trafficker sa San Pablo, Laguna ang nakuhaan ng 4,706,000 pesos na halaga ng shabu. Sinabi ng World Health Organization at mga otoridad sa kalusugan ng US noong Biyernes na sinusubaybayan nila ang isang bagong variant ng COVID-19. Bumalik sa Maynila ang Naismith Trophy bilang bahagi ng isang nationwide tour para sa FIBA Basketball World Cup. At magbabalik na ang ABS-CBN Ball ngayong Setyembre pagkatapos ng 3 taon dahil sa COVID-19 at sa shutdown ng ABS-CBN. Bibisita sa Pilipinas si Australian Prime Minister Anthony Albanese sa susunod na buwan mula Setyembre 8 hanggang 9. Nakatakda niyang makipagkita kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang na minarkahan ang unang pagbisita ng isang Prime Minister ng Australia sa loob ng 20 taon.